'Wag yung liliit siya. Halimbawa, ito yung square nyo. Square natin 'yan. Tapos dito mo nilagay yung aim mo, mali, mali 'yon. 'Yan. Mali. Hindi tama, torong-torong. Hello. Sa gustong matuto mag-lettering ay ito po, may tutorial po tayo. Iba po muna ang content ko ngayon. Gusto ko rin po na i-share sa inyo ang alaman ko sa pagle-lettering at sa mga baguhan. Gusto ko may share sa kanila ang tamang proseso ng pagle-lettering. Sa iba siguro may mga nakakapanood na ng mag-lettering pero pinapanood lang at hindi na ituturo yung tama na pagle-lettering para sa mga baguhan. Kasi kahit po napapanood natin na nagle-lettering sa mga sa YouTube na hindi naman na ituturo yung proseso kung paano gawin, mahirapan din po tayo na sundan yun. Ito po, ituturo ko po yung step by step ng pagle-lettering kung paano magawang maayos at matutunan ng madali. Sa mga baguhan palang mag-aaral ng pagle-lettering, ito po ay tutorial na para sa lahat, sa mga grade high school, ayun, elementary, yan. Itong taon, madali na ito matutunan, ituturo natin step by step. Ayun, sundan po natin ito at panoorin po ang tutorial. Ito po. Ito po ang materialis na ating gagamitin. Unang-una yung pagle-letteringan natin, ito, coupon band. Yung Oslo o ano man, yung basta puti. Ngayon, sa mga ayan, elementary, high school na gusto matuto, ito, para sa atin to. Lapis, pambura, at ruler. Ayan, yan. Yan ang tatlong lang yan ang kailangan natin. Sa ito ang pinaka-importante, pati yung bukod sa drawingan, ito ang pinaka-importante yung gagamitin natin. At kung may mechanical pencil, pwede rin. Yan. Medyo maingay lang dito at pagpasensya na. At bago ko simulan ng tutorial na to ng pag-lettering, gusto ko muna na ituro ang tamang pagbabasa ng ruler sa mga baguhan, sa mga elementary pa lang na nag-aaral mag-lettering, high school, kung di pa man maalam magbasa ng ruler, sukat-sukat, pagbabasa ng ating panukat, ito. Ang ruler ko kasi ay alum, nawala yung aking transparent na ito, dito tayo sa may medyo kila klarado. Ito mayroon din dito. Ang pagbabasa natin, doon tayo gagamitin natin ang inches, kumbaga inches. Maingay. Ito, inches muna gagamitin natin. Putol yung aking ito, tulad na ito. Ang 1 inch, ayan, 1 inch. Makita ba? Ito, 1 inch. Ayan, 1. Pag ito nasa gitna, half inch. Yung dito, ito katulad nyan, 1/2 inch, 1/4, ito 1/4 inch, 3/4 inch. Ang bilang niyan, may mga guwit-guwit na yan. Bibilang natin. Simula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ang bilang, tama ba? Kasi dito maliliit eh. Basta doon tayo magbabase muna kasi mga millimeter mga tawag dyan eh. Millimeter. Para din na tayo half na lang to, 1/2 inch. Ayan, ito 1 inch. Ay, sige, tuloy na tayo.
Ang gagawin muna natin, ito munang 1 inch ang susundan natin gawin. Magsusukat muna tayo. Ito na, unang proseso ng paggawa natin. Ito na lang gagamitin kung mechanical. Kung wala naman kayo mechanical, pwede na yung lapis. Yan. Mas maganda pa rin, so, siguro lapis na lang muna. Ayan, ito na tayo, umpisa na tayo. Sa mga gustong matuto, baguhan. Ano na lang. Yun. Una, sukat mga tayo ng bali naka ano siya. Ayan. I-squala kumbaga. Dapat naka ano siya sa tamang sukat yung para pantay. Magkasukat siya dyan. Kuha muna tayo ng 1 inch. Kailangan pantay siya. Simula dito. Ayan o. 1 inch. Para may space. O kaya half kung gusto nyo yung sagad doon. Ayan. 1 inch. 1 inch pa rin dito. Ayan. Yan muna tayo sa dalawa. Ngayon, guguhitan natin. Huwag nyo lang didiinan muna ang guhit. Yan, yung malabo lang siya. Para hindi, pagka binura natin, hindi siya masyadong masisira yung pinagle-letteringan natin. Ngayon, dahil lang gagawin nating letter muna ay A. Siyempre, umpisa tayo sa A. Mga bago pa lang, A muna tayo. Sisimula. Ngayon, para yung kalahati nito, hatiin natin 'yan pero hindi hating-hati. Yung 1 half, half inch, 'di ba? Half inch, ito yung half inch. Ayun, half inch. Tapos wag hating-hati kasi ito small letter, bali dito lagayin natin. May aso. Susukat tayo ng lalampas tayo sa half inch. Bali bilang tayo ng 1, 2 o kaya 1 na lang. Basta wag gitnang gitna. Ayan. Yung 1, kinuha natin yung 1. Half inch saka 1. Half inch saka 1 naguhit. Ayan. Para sa mga bago pa lang to, ayan, guguhitan natin sa gitna. Ayan. Kaya ko ginawa yun, may guhit sa gitna. Dito natin gagawin yung small letter. Dito yung big letter. Ang tawag dito sa gagawin mo nating lettering ay Gothic letter. Gothic letter. Yan. Tama ba? Tama spelling. Ngayon, ang tuturo ko na sa inyo ay yung letter A na pare-pares ang sukat ng yung laki ng ano niya, taba nung letter, yung pagkaka-lettering. Ngayon, kung kailangan, may nakaguhit tayo na diretso. Diretso pa baba. May ruler kayo, ruler gamitin nyo. Ito kasi wala akong nung nawala isa eh. Ngayon, kukunin natin box. Magiging box yan. Gawa tayo ng box. Para maging box, 1 inch ulit. 1 inch. 1 inch. Nakabox siya. Ayan, box. Tapos yung gitna niya, susukatin natin yung gitna. Ayan, half. Half din, half. Pasensya na, ingay ha. Yun. Ang letter A ay widest siya, widest. Ibig sabihin ng widest,
sa kaya niya sakupin yung pinakambuong box. Box na yan. Wide talaga siya. Di pwedeng dito mo lang siya igaganon, magiging A. Hindi po pwede. Kailangan naka-box siya. Yun. Kahit, nakatatlong pinsa ka na. Ngayon, kukuha tayo ng point dito. Yung pinakang kapal ng ating letter ay bali, dalawang estimate na lang natin. Ganyan, kukuha kang guhit dyan sa gisna, ganyan. So, ayan, 1/4. Ayan, kumbaga 1/4 yung kapal. Sobrang kapal siguro, wag nang i-1/4. Basta estimate nyo lang na nasa gitna kayo, ng guhit sa gitna. Ayan ang magiging point natin, point dito, point. Ayan. Ngayon, freehand. Ibig sabihin, freehand, wala na tayong gagamitin, mechanical. Ngayon, ituturo ko muna yung mechanical. Mamaya, gagawa tayo ng freehand naman dito para mas ma-practice nyo. Ngayon, freehand, mechanical muna tuturo ko. Kukunin yung guhit na yon, tsaka dito. Ayan. Isipin nyo, wide ang A natin ha. Kailangan sukat siya sa square na yan. Pasok. Ayan. Ayan. Ayan ang A. Nag-korte na siyang ano. Ngayon, dito, dun din, kukunin natin yung kung ano sukat nung doon, magiging katulad dito, parehas. Imaginary na lang natin. Ito na lang susundan natin, bali. Ayan. Sundan pababa. Kailangan nakatapat doon. Yung kanina doon, dito naman tayo tatapat. Ayan. Ayun. May korte na tayong A. Ngayon, dito rin. Ganun din. Tapat din. Basta may kung ano kapal doon, lapad, ganun din dito. Ayun. Ayan, ganyan. Yun, nagawa na natin. Nakagkaroon na tayo ng A. Kumbaga, ngayon yung guhit naman dito, huwag nyo i-ano sa gitnang gitna. Medyo baba. Kung ano laktaw na itong kapal na ito, ganun din, kukuha kayo ng laktaw doon. Yung kapal na ito, kukunin natin. Dito. Yan. Kung ano kapal niyan, yung lapad, ganun din. Yan. Kukuha tayo ng guhit doon sa baba. Yan. Wag lang muna madiin kasi mamaya tayo mag-shade. Magdidiin. Ganun din. Yung kapal din yan, kailan makuha natin. Yan o. Pag hindi siya proportion, bababa nyo pa siya. Baba natin konti. Kasi hindi ganun proportion. Huwag siyang mataas ang pagkakano ng A. Huwag yung katulad nito sa sample ko sa inyo. Huwag kayong gagawa ng A na mataas siya doon. Ang bawa, nandun o. Masagwa, di ba? Huwag ganun. Huwag nasa gitna ang guhit. Ibababa nyo siya. Hindi siya proportion pag ano ng tingin ng ibababa nyo. Imagine na lang natin. Ayan. Sa baba. Ngayon, yung lapad niyan, ganun din dapat. Ayan ang tamang gawa ng A. Ngayon, buburahin natin to. Kasi may mga ano siya. Buburahin muna. Maglalagay na tayo ng outline. Tawag dyan, outline. Dito, bubuin na natin. Nabuo na. Ngayon, sa kanyo ngayon, kakapalan yung ano, pag may sign pen kayo, pero di muna natin gagamitan ng sign pen kasi beginner nga, kumbaga. Saka na yung sign pen, may tuturo ko rin yun.
Ayan o. Ayan ang outline niya. Pagawa na tayo ng A. Ayan ang tamang paggawa ng A. Ayan. Baguhan natin manunood. Ayan ang gawang A. Diba? Sundan nyo. Iulitin natin. Kailangan nakasakto siya sa square. Huwag yung liliit siya. Halimbawa, ito yung square nyo. Square natin yan. Tapos, dito mo nilagay yung A mo. Mali. Mali yun. Ayan. Mali. Hindi tama to. Wrong to. Wrong. Ayan. Wrong A. Dito yung square mo. Tapos, andito yung A. Hindi siya proportion. Ngayon, magtungo na naman tayo sa small letter. Ganon din ang proseso. Small letter A. Kukuha tayo space dito. Imaginary lang natin yung space. Mag-i-space tayo. Huwag sobrang laki ng space. Ang layo, parang galit. Kailangan konting space lang siya. Yung halos... Kung ano taba nito, huwag niyong masyadong tama sa taba. Medyo imaginary space, huwag sobrang layo, baka parang magkagalit, huwag ganun. Kukuha ulit tayo ng diretsong guhit ng ating square. Gagawa ulit tayo ng square. Small na square. Kung ano sukat, ingay. Kung ano sukat na ito, ganun pa rin. Diba? 1 and 'yun. May square na tayo. Ngayon, gagawa na tayo ng letter A. Ang paggawa naman ng A, ganun din, may gitna rin siya dito, may yung kanina tulad noon, small letter. Bibilog muna tayo. Ang pagbilog, pwede siyang sumobra dito sa pinakang box natin. Kasi pag sa loob mo siya kinuha, maliit. 'Di ba? Maliit. Huwag mo siyang isasakto sa box. Ayan, maliit siya masyado pag sinakto mo sa box. Dapat medyo papasobrahan mo ng kaunti doon. Kasi widest din yan eh. Widest ang A natin. Sasakupin din niya yung box niya. Sa susunod, tuturo ko sa inyo yung susunod na B na hindi sinasakop yung box. Sa susunod, hindi na natin sasakupin yung box na yan sa B. Ayan. Nakuha niyo yung bilog. Oh. Kailangan wag eksakto sa loob ng box. Kasi liliit siyang tingnan. Ayan. Madali lang ang A, small letter A. Dalawang klase ang small letter A. Ang gagawin natin isa yung pabilog. Susus mamaya yung isang letter A. Ngayon yung ito, imaginary na lang natin na yung kapal, yung lapad, dito. Guguhit ka doon pa ganun. O. Tapos, bababa. Ayan na yun. Ayan yung ano niya. Pinakang... Tapos, yung kapal neto, kailangan yung sa loob, kapal din niya. Yung lapad. Kapal, ulapad, batawag yan. Ayan. Ayan, tapos na tayo. Oh. A na siya na, eto, buburahin na lang natin to. Kasi yung kaninang bilog na yon, kinuha lang natin yung pagkabilog. Yun, buburahin na yan.
Kasi kung panunurin nyo lang siya nang hindi naman ituturong maayos, magiging, kung hindi maituturong maayos, hindi nyo masusundan kung paano gawin, magiging ano pa rin, hindi siya proportion, kumbaga pag hindi nyo natutunan yung tama, ayan na yung A natin, tapos na. Saka natin idadark. Okay na. Ito pambura. May pambura ako dito na para sa mga... ngayon, ito. Bilog. Bilog siya dyan sa loob. Yun. Sana natutunan nyo ito. Nasusundan nyo. Yung isang A naman ang gagawin natin. Kasi ayan yung A niya eh. Pwede nyong landian ng gawa ng A, gagilagyan yung pa ganun. Pero hindi na advisable yun. Ayan na lang talaga yung A niyan. Yung isang A naman tuturo ko sa inyo. Itong A to, Gothic letter. Yung isang A, ginagamit yun minsan sa mga Roman ata tawag dun. Ngayon, dito naman tayo sa isang A. Hatiin natin to. Yung ano sukat nun, hatiin natin. Imaginary paghati na lang. Yan. Square pa din tayo. Magpi-freehand na ako. Ngayon, tuturo ko sa inyo, mechanical pa rin. Mechanical, para may idea kayo. Square, imaginary pa rin. Basta square, makakuha kayo square. Ngayon, ang square kasi hindi na yung A yon, hindi na siya sasakto sa square, yung kasi hindi na magiging widest yun. Pag widest niyo yun, masagwa tingnan. Medyo liliitan niyo lang to, liliit konti. Yan, liliit siya ng konti lang, bagya. Dito tayo gagawa ngayon ng A. Ang paggawa, dito tayo bibilog sa kalahati. Susobra lang tayo doon. Bilog muna. Kukunin natin yung bilog. Yun. Pasobra pa din siya doon sa guhit. Ito yung guhit. Pasobra pa din. Pasobra sa bilog. Ayan o. Susundan niya. Ngayon, buburay natin yung mismong ano doon. Basta nakuha natin yung bilog. Nakuha na yan. Ito yung pinakang kanina. Maingay. Ayan. Ito na tayo. May bibilugan nyo to dito sa loob. Kailangan sukat din yung kasi Gothic letter ang ginagawa natin. Kailangan magkakasing taba sila. Ayan. Kukunin mo yun. Kuha nyo yun dun sa gilid kasi yung taba na ito, ito na yung magiging taba nyo eh. Ito lang dito, ito pag ganun susundan nyo siya pabilog. Ayan ang isang klase ng A dito, yung taba niya ganyan. So, sobra din siya doon. Konti lang ang sobra sa guhit. Ayan. Kung ano taba niya, ano yan ang magiging taba ng lahat ng ginagawa nyo. Ayan ang A na Gothic letter. May buntot siya dito. Ito, pantay, wag tong pantaya. May bilog din dyan. Ibaba nyo pang konti. Ayan. Ngayon, dito may buntot siya. Ang buntot, paliko. Kung ano kapal din noon, ganun din dito. Dito na siya papasok.
Dito siya papasok sa box. Eksakto pa rin sa box natin. Sa dulo, yung dulo niya. Ayan. Karoon na siya ng A. Dahil gothic, pwedeng wala yan. Diretso na lang. Oh. Pwedeng tanggal yan. Buntot. Kasi ginagamit lang yung kalimitan sa may Roman letter. Ganyan na lang siya. Kung ano taba, kailangan ka taong kasing taba dito. Yung guhit niya pala yan. Ililitan natin yung kailangan pantay siya dyan eh. Huwag yung liliit siya. Kasi gothic tayo, gothic. Kaya pag ibig sabihin ng gothic, pantay-pantay ang taba ng lettering. May maingay lang, pasensya na kayo. Ayan, yung taba niya. Nandito. Ayan. Liliit na lang dito. Ayan. Ayan na siya. Okay? Susundan ba? Maingay ha, pasensya na. O yun, nakabuo na tayo ng A. Dalawang klase ng A yung maliit. Ngayon, pag freehand, ang gagawin natin, freehand, technique naman tayo, freehand. Ganun pa rin, gagawa pa rin tayo square. Halimbawa, freehand, baba. Isang guhit lang, ganun. Para hindi kayo magkamali, huwag pa ulit-ulit na pagguguhit yung gaganon-ganon ninyo, huwag pabalik-balik. Huwag ganun-ganun. Kasi tatabingi talaga yun. Diba? Pag-aralan nyo isang way ng pagguhit, ganun. Imaginary, wala muna. O, ganun. O, ganun. O. Ayan, o. Freehand. Square din tayo gagawa. Sukat nyan, yun din yun. Ayan, o. Tapos, yung gitna. Freehand technique to. Ayan. Yung guhit doon, tuldok. Tuldok tayo doon, tuldok. Tuldok dito. Tuldok dyan. Ngayon. Huwag yung paulit-ulit ha. Huwag yung ulit-ulitin. Kailangan, tansyahin nyo diretso. Para matuto kayo mag-freehand lettering. Yan, diretso lang oh. Ano ba? Pag di pa naman kayo gamay, dahan-dahan na lang. Oo. Huwag yung dahan-dahan. Basta diretso. Huwag yung paulit-ulit na ganyan, isa-isa. Huwag mag-wave yan eh. Hindi nyo makukuha yung pantay. Basta diretso lang. Ganyan. Freehand technique. Yan o. O, A. A tayo ha. Hindi yata pantay to. Kaya A. Doon pa rin. Ganun pa rin. Freehand o. Huwag nyo muna didiinan o. O, A. Doon dito sa baba. Manual. O, yan. Hindi tayo nag-mechanical. Yan. Kung ano taba nun, yun pa rin naman yung gagayain yung taba. Sa kanya, isi-shade. Kakapalan. Freehand technique. Kailan talaga freehand para hindi masanay kayo sa ano, walang mechanical. Yan. A. Okay. May nagawa tayong A. Ganun pa din naman doon. Square din. Ayan, square. Bilog. Sobra yung bilog, tapos guhit, pababa. Bilog sa loob. Yun na. Diba? Sa kanya ngayon, idadark yung mga outline.
bilog. Kailangan kung ano taba nung ibang ano niya, kasing taba rin. Oh. Okay. Yung isang A naman, ganun din, may guhit ninyo, square pa din. Tapos kalahati, ayun yung magiging ano niya eh. Oh. Oh, dun tayo, magbabase. Bilog ulit. O, oh, diba? Tapos yung dito, ganun o. Bilog. Tapos na to. Okay na. Diba? Ayun. Sana nasa itong tutorial na to. Hanggang dito na lang to ang tutorial ko. Sa mga bago na lang sumatuto mag-lettering, sa susunod, susunod na tuturo ko ay letter B. Na mag-umpisa tayo sa A hanggang maon. Natapos natin yung Z. Ayun. Basta yan lang. Gothic muna tayo. Sa pagka natapos natin ang Gothic, sunod naman ang Roman o kung ano pa man. Ito, susunod natin inclined, yung nakatagilid naman. Mahaba na ang video. Yun, mga estudyante dyan. May... Yun. Aralin nyo yan lahat. Ganyan. Punuin nyo yung isang bond paper para maaral nyo hanggang mapuno dyan hanggang dito. Ulit-ulitin nyo para ma-practice. Yun ang pag... para ma-perfect nyo pati pag-ano ng freehand. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang mga estudyante dyan, mga sa bago pa lang nag-aaral mag-lettering, hanggang dito na lang tayo. Susunod ang yun, natapos na tayo, susunod natin ang letter P sa susunod.